Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo? Ako, si Ginang Edith Gideo Carinza, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Tara mga bata, samahan ninyo akong talakayin ang ating aralin sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating aralin sa umagang ito ay nais ko munang magbigay ng ilang mga paalala. Kung kayo ay nakapasok na sa ating Facebook Live, kung maaari ay i-comment ang salitang present. Isulat ang inyong pangalan, isama na rin ang pangalan ng inyong paaralan at ng inyong guro. Tiyaking nakapwesto ka sa lugar na tahimik. Maaaring gumamit ng headset upang malinaw mong mapakinggan ang ating talakayan. Kung ma-disconnect sa internet, pumasok ulit hanggat kaya. Kung hindi naman ay huwag mag-alala dahil maaari ninyong balikan ang recorded video sa ating Facebook group o Valenzuela Live Classrooms. O mga bata, inaasahan ko na ang lahat ay makakasunod sa mga paalalang ibinigay para sa mas maayos na daloy ng ating talakayan. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Pagkatapos ng ating aralin, kayo mga bata ay inaasahang na pahahalagahan ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Sa ating nakaraang aralin, ay nakilala ninyo ang ilan sa mga kababaihan at ang kanilang partisipasyon sa Rebolusyong Pilipino. May inihanda akong word puzzle tungkol dito. Hanapin sa puzzle ang mga pangalan ng kababaihang nagkaroon ng partisipasyon sa Rebolusyong Pilipino. Bibigyan ko kayo ng 15 seconds upang hanapin at isulat ang inyong sagot sa comment box. Narito ang ating unang puzzle. Mga bata, kapag may nakita kayong pangalan ng ilan sa mga kababaihang nagkaroon ng partisipasyon sa Rebolusyong Pilipino ay isulat agad sa comment box. O mga bata, maaari nang magsimula. Ang ilan sa mga kababaihang nagkaroon ng partisipasyon sa rebolusyon ay sina Gregoria de Jesus, Marina Dison, Trinidad Texon, Teresa Magbanwa, Josefa Rizal, Agida Kahabagan. Mahusay mga bata, para naman sa ikalawang gawain, hanapin sa word puzzle ang mga salitang tumutukoy sa mga gawaing ginampanan ng mga kababaihan sa rebolusyon. Narito ang ikalawang word puzzle. Hanapin ang mga salitang tumutukoy sa mga gawaing ginampanan ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Kapag may nakita ay isulat agad sa comment box. O mga bata, maaari na kayong magsimula. Okay, narito ang mga gawaing ginampanan ng mga kababaihan noon. Sila ay nakipaglaban. Ilan sa mga kababaihan noon ay naging espiya ng kilusan. Nagsilbi bilang nurse.
nagpakain, at naging mensahero. Mahusay mga bata at nasagutan ninyo ang word puzzle. Patunay lamang iyan na kayo ay natuto sa ating nakaraang aralin. O mga bata, marahil ay nasasabik na kayong matuto sa ating aralin ngayon. Mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo. Suriin ang larawan. Narito ang unang larawan. Tingnan ng mabuti. Para sa ikalawang larawan, narito naman ang ikalawang larawan. Suriin nga. Alamin natin kung tungkol saan ang mga tagpong nasa larawan. Sa iyong palagay, ano ang mahalagang naganap sa mga lugar na ito? Tara mga bata, ating alamin. O mga bata, nakikita niyo ba kung sino ang nasa larawan? Nakikilala niyo ba siya? Nakikilala niyo ba ang nasa larawan? Sige nga, pakisulat nga ang kanyang pangalan sa comment box. Ayan, tama, siya ay si General Emilio Aguinaldo E. Fame. Maliban sa pangunguna sa mga kabitenyo noong panahon ng himagsikan at naging pangulo ng unang republika ng Pilipinas, mga bata, ano pa ang alam ninyo na mahalagang nagawa ni Emilio Aguinaldo sa ating kasaysayan? Si General Emilio Aguinaldo ang nagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas. Ngayon ay ating tatalakayin kung kailan at saan idiniklara ang kasarinlan ng Pilipinas tungo sa pagkakatatag ng unang republika. Ang nakikita ninyo ay si Commodore George Dewey. Siya ay pinuno ng mga plota ng mga Amerikano. Ang tagumpay ni George Dewey sa labanan sa Manila Bay ang nagbadya ng wakas ng pananakop ng Espanya. Kaya't nang malaman ito ni Aguinaldo na kasalukuyang nasa Hong Kong, siya ay labis na natuwa dahil sa paniniwalang ang mga Amerikano ang magpapalaya sa Pilipinas. Umuwi agad sa Pilipinas si Aguinaldo. Dumating sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo noong May 19, 1898. Sakay ng barkong makolok ng mga Amerikano, ito ay batay na rin sa utos ni Commodore George Dewey na pinuno ng mga plota ng mga Amerikano sa silangan. Ipinahayag ni Dewey na ang layunin ng bansang Amerika ay tulungan ang mga Pilipino na makalaya mula sa pananakop ng mga Espanyol. Nang si Aguinaldo ay nasa Hong Kong, ipinagpatuloy niya ang pagbabalak upang maging malaya ang Pilipinas mula sa Kastila. Taglay ni Aguinaldo mula sa Hong Kong ang isang saligang batas na nagtatadhana ng isang republikang federal. Ang saligang batas na ito ay isinulat ni Mariano Ponce. Ngunit, hinikayat siya ni Ambrosio Rianzares Bautista ang kanyang tagapayo na hindi pahanda ang bansa para sa isang republika. Ayon kay Bautista, kinakailangang magkaroon ng diktadura upang lubos na magtagumpay sa labanan. Dahil dito, at sa paniniwala ni Aguinaldo na maganda ang hangarin ng mga Amerikano, itinatag ni Aguinaldo noong Mayo 24, 1898 ang pamahalaang diktatorial. Ang layunin ay muling magkaisa ang mga revolusyonaryo sa inlalim ng iisang pamahalaan. Matapos matalo ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa labanan sa Maynila, ay agad gumawa ng paraan ang mga Pilipino upang ideklara ang kalayaan mula sa mga Espanyol at naganap ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas.
ang pinakamakabuluhang natamo ng pamahalaang diktadora ay ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Ang makasaysayang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas ay pinangunahan ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 sa balkonahe ng kanyang mansyon sa Kawit, Cavite. Naganap ito sa pagitan ng ika-apat at ika-lima ng hapon. Sa araw na ito ay iwinagayway ang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng Marcha Nacional Magdalo. Ang Marcha Filipina Magdalo ang unang pambansang awit hanggang pinalitan ang pamagat nito ng Marcha Nacional Pilipina na mas kilala ngayon bilang Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay isinulat ni Julian Felipe, isang guru sa musika. Tinapos niya ito noong Hunyo 11, 1898. Ang magandang himig ng awit ang lalong nagpaalab sa makabayang damdamin ng mga Pilipino na natiling walang lirikang awit sa loob ng mahigit na isang taon. Noong Agosto 1899, isinulat ni Jose Palma ang isang tula na pinamagatang Pilipinas at ito ang naging lirika ng awit. Binasa sa publiko ni Ambrosio Rienzares Bautista ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino na siya rin ang sumulat. Nilagdaan ng 98 katao ang deklarasyong ito. 97 ay mga Pilipino at isa ay hukbong Amerikano na si Colonel M.L. Johnson. Ang watawat ng Pilipinas na ibinagayway sa seremonya ay ginawa ni Ginang Marcela Agoncillo na may bahay ni Don Felipe Agoncillo. Sa Hong Kong nayari ang watawat, katulong sina Lorenza Agoncillo at Delfino Herbosa de Natividad. Ito'y idinisenyo ni General Aguinaldo mismo. Yari ito sa seda. May puting tatsulok sa kaliwa na may isang araw sa gitna. May walong sinag ang araw. May bituin sa bawat sulok ng tatsulok. May pahalang na bughaw sa itaas at pahalang na pula sa ibaba. Kumakatawan ang puting tatsulok sa pagkakaisa. Ang pahalang na bughaw sa itaas ay para sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. At ang pahalang na pula sa ibaba ay para sa pagkamakabayan at kagitingan. Ang araw na may walong sinag sa loob ng tatsulok ay kumakatawan sa unang walong lalawigang nakipaglaban sa Espanya. Kumakatawan ang tatlong bituin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang watawat na ito ay siya nating watawat hanggang ngayon. Nag-uumapaw sa galak ang Pilipinas sa araw na iyon. Dumating din sa mga dadalo ang mga Pilipino mula sa walong lalawigan. Ito ay ang mga sumusunod: Cavite, Bulacan, Laguna, Batangas, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, at Manila na kumakatawan sa walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas. Samantalang ipinagdiriwang ng Pilipinas ang Araw ng Kalayaan tuwing 12 ng Hunyo, ang sinasabing tunay nitong kalayaan ay kinilala lamang ng Bansang Amerika noong ika-4 ng Hulyo, 1846. Magmula noon, ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 ng Hulyo. Subalit, noong Agosto 4, 1864, sa pamamagitan ng mga historiador at mga nasyonalista, nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang Batas Republika bilang 4166 na siyang nagtatakda sa Hunyo 12 bilang Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Pagkatapos ng pagpapahayag ng kasarinlan,
ay naging tagapayo ni Aguinaldo si Apolinario Mabini. Sa payo ni Mabini ay pinalitan ni Aguinaldo ang pamahalaang diktadora ng pamahalaang revolusyonaryo noong Hunyo 23, 1898. Noong Setyembre 15, 1898, ay pinasinayaan sa simbahan ng Barasuin sa Malolos, Bulacan ang kongreso na mas kilala sa tawag na Kongreso ng Malolos. Nahalal na pangulo ng kongreso si Pedro Paterno at pangalawang pangulo si Benito Legarda. Narito ang dalawa sa mahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos. Una, pagpapatibay noong Setyembre 29 ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ikalawa, ang pagbabalangkas ng saligang batas na binubuo ng may 60 Pilipinong kumakatawan sa lalawigan sa Pilipinas. Samantala, noong Disyembre 23, 1898, inaprubahan ng Pangulong Aguinaldo ang burador ng konstitusyon. Pinagtibay ito ng Kongreso ng Malolos noong Enero 20, 1898. Noong Enero 21, 1899, nilagdaan at pinagtibay ang saligang batas ng Malolos. Enero 23, 1899, ay pinasinayaan ang unang republika ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng makulay na pagdiriwang, pinasinayaan sa simbahan ng Barasuin ang bantog na Republika ng Malolos. Ito ay kinilala ring unang republika sa Asya. Sa pagtatatag nito, nagbunsod ang pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang nasyon at nagsilbi itong patunay na may kakayahan ang mga Pilipinong pamahalaan ang kanyang sarili. O mga bata, tingnan nga ang larawan. Ano kaya ang tagpong ipinapakita sa larawan? Mga bata, ang larawang inyong nakikita ay larawan ng makulay na pagdiriwang ng pasinayaan sa simbahan ng Barasuin ang bantog na Republika ng Malolos. Ito ay kilala ring unang republika ng Asya. At bilang hindi praktikal ang eleksyon noon, ang Kongreso ang naghalal kay Aguinaldo bilang Pangulo ng Pilipinas. Siya ay hinirang noong Enero 23, 1899, ang parehong petsa kung kailan opisyal na itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Ang unang republika ng Pilipinas, kahit na hindi kinilala ng Amerika at iba pang dayuhang bansa, ay isang tunay na republika ng pamahalaang Pilipino at para sa mga Pilipino. Ito'y ipinagmamalaki ng karaniwang Pilipino. Mahusay na sana ang pagpapatakbo ng unang republika. Subalit di ito nagtagal, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. Nagsimula ito ng binaril at napatay ng isang sundalong Amerikano ang isang makabayang Pilipino sa panulukan ng Sosyego at Silencio Street sa Santa Mesa, Maynila. Dalawang linggo matapos ang inaugurasyon ng unang republika ng Pilipinas. Muling nakipaglaban ang magigiting na pinuno ng republika. Subalit malakas ang puwersa ng mga Amerikano. Nadakit si Aguinaldo sa Palanan, Isabela noong Marso 23, 1901. Nang mahuli si Aguinaldo, ay nakipagkasundo ang mga Amerikano na siya ay magpasakop sa mga Amerikano at hikayatin ang mga Pilipino na sumuko na sa mga Amerikano. Tinanggap ni Aguinaldo ang kasunduan. Nanumpa siya ng katapatan sa mga Amerikano noong April 19, 1901. Ang kapayapaan ay opisyal nang idiniklara at ang Republika ng Pilipinas ay tuluyan ng
nagwakas. Mga bata, naunawaan ba ninyong ating aralin? Narito pa. Narito ang mga dapat tandaan sa ating aralin ngayon. Ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Ang Marcha National Magna Law ang unang pambansang awit hanggang pinalitan ang pamagat nito ng Marcha National Filipina na mas kilala ngayon bilang Lupang Hinirang. Ang Lupang Hinirang ay nilapatan ng musika ni Julian Felipe at mula sa titik ni Jose Palma na hango sa kanyang tulang Pilipinas. Pinasinayaan ang Kongreso ng Malolos noong Setyembre 15, 1898 sa simbahan ng Barasuain sa Malolos, Bulacan. Naging ganap ang saligang batas ng Malolos noong Enero 21, 1899. Enero 23, 1899 ay pinasinayaan ang unang republika ng Pilipinas. Ito ang unang republikang itinatag sa Asya ng mga Asyano. Ang pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas ang pinakamahalagang pangyayari sa rebolusyon ng mga Pilipino sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang malasakit ng mga Pilipinong nagtatag nito ay isang magandang halimbawa at simulain sa paghahangad na magkaroon ng kalayaan. Maging tataksana ito ng pagmamahal at pagkamakabayan ng mga namumuno sa ating bansa. O mga bata, ngayon naman ay nais kong kayo ay makibahagi sa pagsagot sa ilang mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang inyong sagot sa comment box. Isusulat ninyo ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Tara! Para sa unang katanungan, sino ang nagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Emilio Aguinaldo. B. Apolinario Mabini. Letter C. Andres Bonifacio. Letter D. Pedro Paterno. Ang tamang sagot? Letter A. Emilio Aguinaldo. Mahusay mga bata. Para naman sa ikalawang katanungan, saang lugar ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas? A. Calamba, Laguna. B. Kawit, Cavite. Letter C. Bagong Silang. Letter D. Tansa, Cavite. Maari nyo nang isulat ang inyong sagot sa comment box. Ang tamang sagot? Letter B. Kawit, Cavite. Para sa ikatlong katanungan, kailan pinasinayaan sa simbahan ng Barasuain ang Kongreso ng Malolos? A. Hunyo 12, 1898. B. Disyembre 21, 1898. Letter C. Enero 23, 1899. Letter D. Setyembre 15, 1898. O mga bata, isulat na ang sagot sa comment box. Ang tamang sagot? Letter D. Setyembre 15, 1898. Mahusay mga bata. Para naman sa ika-4 na katanungan, sino ang naging pangulo ng unang republika ng Pilipinas? A. Pedro Paterno. B. Emilio Jacinto. Letter C. Emilio Aguinaldo. Letter D. Felipe Calderon. Isulat ang sagot sa comment box.
Ang tamang sagot? Letter C, Emilio Aguinaldo. Mahusay mga bata. Para naman sa ikalimang katanungan, sino ang sumulat at nagbasa ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong 1898 o yung tinatawag nating Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino? A. Ambrosio Rianzares Bautista. Letter B. Emilio Jacinto. Letter C. L.M. Johnson. Letter D. Apolinario Mabini. Ang tamang sagot, letter A, Ambrosio Rianzares Bautista. Para naman sa karagdagang katanungan, bakit nagwakas agad ang unang republika ng Pilipinas? O alam ba ninyo ang sagot? Sige nga, isulat sa comment box. Bakit nagwakas agad ang unang republika ng Pilipinas? Dahil nadakip, sumuko at nanumpa ng katapatan si Aguinaldo sa mga Amerikano. Mahusay mga bata, dahil nasagutan ninyo ang mga katanungan, patunay lamang iyan na kayo ay natuto sa ating aralin sa araw na ito. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Mga bata, ang inyong guro sa Araling Panlipunan ay magkakaroon ng follow-up discussion bukas upang higit ninyong maunawaan ang aralin at upang gabayan kayo sa pagsagot sa mga gawain sa inyong learning packets. Muli, ako si Ginang Edith G. Diocarisa, guro sa Araling Panlipunan 6 ng Roberta de Jesus Elementary School. Maraming salamat hanggang sa muli. Lagi ninyong tatandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Paalam hanggang sa muli!